Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng September 13, 2024 na kung saan sa ngayon po ay nasa ating power line boundary na ang bagyong si Bebinca at papasok na po anumang sandali ang sentro nito dito sa ating area of responsibility at tatawagin na po yan sa local name na bagyong Ferdy. Pero dadaan lamang po yan at palabas rin sa ating area of responsibility ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw. Kumikilos po yan pa northwestward at tinutumbog po ang China at posibleng sa Linggo ng gabi ay tatama na po sa kalupaan ng Eastern China. Bahagya po itong humina at taglay na lamang ang lakas ng hangin na umaabot po sa 85 kilometers per hour at bugso na 105 kilometers per hour. Pero muling lalakas yan pagkalabas sa ating area of responsibility at posibleng maging typhoon bago pa man po tatama sa kalupaan ng China. Hindi man po ito mag-landfall sa ating bansa, ay pinalakas na po nitong habagat na dahilan ng mapag-uulan na atin pong nararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at posibleng magtatagal pa hanggang 2 linggo ang pag-iral ng habagat lalo na po at may banta ulit ng mga kasunod na panibagong sama ng panahon na siya pong magpapatuloy na manghahatak at magpapalakas ng habagat hanggang po sa susunod na 2 linggo. At ito nga po ay pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo ay patuloy pa rin ang pamumuo ng mga weather disturbances sa paligid po ng ating bansa. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon dahil sa habagat ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains sa may Southern Luzon, Metro Manila, Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, Western Visayas, ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Sogsorjen na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated light to heavy rain sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat at buntot ng bagyo, ay maalon po sa mga baybayin ng Western Visayas, seaboard ng Palawan, at maging po sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 5 to 7 feet. Kaya hanggat maari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!